Magandang address ko mo ay sa Mandaluyo. Good morning mga ka-troopers. Tayo po ngayon ay nasa day 4 ng ECQ Ayuda 2. So nandito pa rin tayo sa SB Park at ito no, yung 8 to 10 na pila ay halos wala na, nandito na sa pinaka dulo, at yung 10 to 12 nandito doon sila sa gate, at titiyakin natin no, na pag naubos ito, kahit wala pa sila sa oras nila, papasukin dito ng mga tao. Mga ka-troopers, ito na yung nagiging problema ngayon dito sa payout, no? Karamihan ng mga nagpa-payout dito galing sa ibang lungsod. May Valenzuela, may Manila, may Cavite, mayroon pang probinsya. So, hindi na ito pinapayagan ng city government, no? Lalong-lalo na wala silang ID na residente sila dito sa Quezon City. Kung may ID sila ng Quezon City, pwede yun, no? Pero yung mga ID nila na halos sunod-sunod yung payout at mga ayuda, pero hanggang ngayon wala pa rin silang malinaw na ID. Ibig sabihin, hindi na sila pinapayagan dito na makapag-payout. Nagki-claim na nakapag-claim na sa ibang barangay, pero nagki-claim dito, no? Ibig sabihin, may mga kaanak sila na nabigyan sila ng form sa ibang barangay, at nabigyan din ng form dito sa Barangay Bagbag. So, nagdo-doble-doble yung claim. Kaya, tinitrace po natin yan. May mga barangay din po na nagme-message sa atin na mayroong taga-barangay na ganito. Baka mag-claim po yan sa inyo. Kaya, pinapaalam din po agad na hindi sila pwedeng mag-claim dito kung nakapag-claim na sila. Kawawa naman po yung iba. Ito ang sitwasyon ngayon dito sa loob, mga ka-troopers, no? Halos yung apat na row yung pinakamaraming pila ng payout. Siguro dahil ito sa mga letra nila. Pero makikita po ninyo dito, halos kukunti lang ang nagpe-payout dito sa area na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halos walong row ang kunti lang ang pila. So 12 kasi ito, no? 12-12 yung nagbibigay ng ayuda. Ano pong problema kadalasan na na-encounter ngayon simula nung day 1 natin na payout? Yung mga na-encounter po namin dito sa grievance, ganun pa rin, yung mga wala sa listahan, kung nabawasan na sila, tsaka po yung mga nag-aapila for additional amount. Salamat po ma'am. Ito mga ka-troopards, ito yung huling-huling pila sa dulo. Ang oras na niyan ay 10 to 12. Plate number 9376 PS.
Nandito po yung susi niya. So malapit pa sila dun sa tent. No, sobrang bilis lang po talaga ng pila natin kasi yung tatlong row dun, once na maubos yun, tuloy-tuloy silang papasok dun sa pila sa tent para makapag-validate. Mga ka-troopers, tumambay muna tayo dito sa park. Medyo drain na, no? Pang-apat na araw pa lang ito, mga ka-troopers. So may ilang araw pa. Ang wala lang payout na schedule ay Sunday. Pero malamang kasi may bagong ipapamigay na ayuda ang Lusod Quezon. Malamang pati Sunday namin ay meron. Tapos mamaya, mga ka-troopers, pupunta naman ako sa kabila, no? Kasi nakasabay ng schedule ng vaccine. So pupunta tayo din mamaya para i-vlog din. At mga ka-troopers, nandito tayo sa libreng patubig at kasopas ng ating butihing Congressman Alfred Vargas at Sir PM Vargas. So inom muna tayo ng malabig na tubig kasi yung tubig namin doon, yun na yun, mainit-init na. Mga ka-troopers, pang-apat na araw na to, no? Buti na lang ay nakikisama yung panahon at hindi umuulan. Kasi kung umuulan, malamang basa na yung ating mga benepisyaryo, no? Dahil dun sa part na walang tent ay mababasa talaga sila sigurado. Sige po, yung mga bagong dating, dyan po ang daan sa gilid. Dyan po, kuya, dyan po ang daan. Dun po pumila sa likod. Yung may mga ka-troopers, yung nakikita ninyo yung pila dito, ang oras nila ay 10 to 12 noon. So yun yung oras ng kanilang pila, pero madali lang silang naubos. Nakita nyo doon, no? Nandun lang yung pila, mga ka-troopers. Kasi ganun kabilis yung ginagawang proseso dito sa payout area sa Kings Point SB Park. Ayun, dito ang daan na, dito. Kuya, tapatan mo na yung ano, yung kusili ng... Mga ka-troopers, dahil ngayon ay ECQ, mayroon tayong mga ilang nakausap na hindi sila masaya, no? Dahil una, ECQ, magkano lang naman ang ayudang makukuha nila. Tapos ito yung panahon kung kailan naka-ECQ ang Metro Manila ay lumobo naman yung kaso ng COVID-19. Kasi ibang klase ang ECQ ngayon, no? Hindi ito katulad ng ECQ na totally lockdown. Pero ngayon, halos makikita mo may mga biyahe, maraming tao nasa labas. Sunod-sunod, may bakuna, may ayuda. So, sana sa mga susunod ng ating gobyerno ay pag-aralan mabuti kung makakatulong ba yung pagdeklara ng ECQ. Baka ito pa yung maging dahilan, baka lalong dumami yung kaso ng Delta variant, no, sa buong Metro Manila o sa buong Pilipinas. So yan po. Mga ka-troopers, mayroong isang row dito, no? Second row mula doon ay andito yung pila nila. Siguro ito yung maraming bilang na ngayon lang nagsipunta. Kaya yung nag-iisa lang sila sa row, no, na umabot dito yung pila. Pero mabilis lang naman yung payout na yan. Two parts, kailangan natin bumalik ng opisina dahil meron tayong mahalagang gagawin. Babalik na lang ulit tayo dito mamaya. So sa lahat po ng nanonood ng aking vlog, huwag kalimutan mag-thumbs up. I-click ang notification bell at the same time po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Direk Boji Vlogs. Maraming salamat po sa panonood.